Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 3, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin na may mga aktibong sama ng panahon dito po sa Western Pacific. Mayroong tatlong bagyo at LPA. Ang LPA po na C96W at ang bagyong si Hana ay pareho po na nagpapalakas ng habagat na siya pong nagdudulot ngayon ng mga pag-uulan lalo na po dito sa Luzon, particular na sa Western section. Posibleng maging super typhoon din po yan sa susunod po na mga oras na nagbabanta na natatama dyan sa may Japan mamayang hapon hanggang mamayang gabi at bukas ng umaga posible na po yan na makakalabas dito sa ating area of responsibility. Pero sa ngayon ay nasa layo pa rin ng 255 km northeast ng Basco, Batanes. Nataglay ang lakas ng hangin na maabot po hanggang sa 175 km per hour at dahil dyan nakataas as po ngayon ang wind signal number 1 sa may Batanes. Man pong long range forecast ay wala pa naman pong bagyo na nakikita na tatawid sa malaking bahagi ng ating bansa pero posible pa po na magbago ang forecast na ito. Kaya patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. At sa lagay ng ating panahon ngayong madaling araw ay generally fair weather pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa lalo na dyan sa may Visayas at Mindanao. Pero dahil po sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan, ilang bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, lalo na po sa may Mindoro, ilang bahagi ng Bicol Region at Western Visayas. At mamaya po ay sisikat pa rin ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa pero dyan sa may Visayas at Mindanao pero dahil pa rin sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa malaking bahagi po ng Ilocos Region lalo na po sa Norte, Central Luzon, lalo na sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, maging po sa may Mimaropa at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Cagayan at Western Visayas. Mamayang hapon po, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin namang mga baybayin, matataas pa rin po ang mga alon at ipinagbabawal ang pagbalaot lalo na po dyan sa mga baybayin ng Batanes dahil malapit po dyan si Bagyong Hana at posibleng aabot ang taas ng alon dyan hanggang po sa 2.5 to 4 meters height. At sa kanlurang baybayin naman po ng Luzon, mula po dyan sa may Ilocos Region, pababa hanggang sa may Palawan ay matataas rin ang mga alon dulot ng habagat na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3.5 meters height. Kaiwasan muna natin ang papalaot, lalo na po sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, ito po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!